Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Nandito tayo ngayon sa Barangay Tigbaw, Libagon, Southern Leyte. At mayroon tayong home service dito kaya dito tayo napadpad. So samahan niyo ako mga kabutingting. Yan mga kabutingting, ito yung Barangay Tigbaw. Yan yung ano nila, Barangay Hall. So tawid lang tayo mga kabutingting. At doon tayo papunta sa Ilaja Village. Yan, kakaliwa lang tayo dito, papunta tayong Ilaja Village mga kabutingting. Sir, good morning sir. Ay guwapo. Ay guwapo, yun. Guwapo, good ka, good. Lalakarin lang natin papunta doon mga kabutingting at medyo malapit-lapit lang naman yun. At continue ko na lang doon pag nasa ano na tayo, pag home service natin. Hi ma'am, good morning. Hello. Ay, buntag boss. Good morning. Good morning pa sa good, no? Arang good ka doon. Yan mga kabutingting, malapit na tayo. At yan yung washing na gagawin natin kung nakikita nyo. Yan, saan nyo ang brand yan. Mga kabutingting, ito yung gawin natin. At tingnan lang natin kung tama ba yung ano nang may-ari na tingnan nyo po mga kabutingting. Napakaingay. Pagka papunta dito, hindi siya maingay. Pagka yan lang. Kung sa baga pod yung ger. Good morning, madam. Madamdamin. Hindi, nakasimangot. Parang natalo sa sugal to. Sige, naam ko extension. Nagkabala ka na extension. Okay. Na, wire sa taas. Doon ang buhok. Itong kahauna. Ano ma'am, umpisa na natin. Ayuha. Ayuhon. Unsay ayuhon, ma'am? Ang iyang namuklok. Parang bagong gising pa to si madam, parang may hangover pa to kagabi dahil nag-inuman siguro, tapos tuba siguro. Sure ball. So yan mga kabutingting, bali itong ayong washing na pag-home service natin. Yan yung may-ari si madam, anong pangalan nila madam? Waray-waray. Mura. Waray-waray. Waray-waray. Utan malunggay. At ang problema nitong washing nila mga kabutingting, siguro narinig nyo naman kanina, pagkaikutin mo siya, gumaganyan siya, grrrrg! Ganyan, tapos ang gagawin natin dyan, magpapalit tayo ng gear case dahil hindi naman nare-repair yan. So, bago natin umpisaan ito mga kabutingting, disclaimer lang, lahat po ng aking video na ina-upload sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience. At hindi rin po tayo dito nagmamagaling. So, birahin na natin ito mga kabutingting. Baka birahin pa ni madam, mayang Uber pa yan. So yan mga kabutingting, una natin gawin bago natin tanggalin yung mga tornilyo doon sa gilid. Ay tanggalin muna natin itong nag-iisang tornilyo sa gitna. Ito yung nagtornilyo sa pulsator. So tanggalin lang natin yan at napakadali lang naman tanggalin ito. Minsan nag-i-stack up ito. Pero ito napakalambot lang. So medyo matigas mga kabutingting, so wag nating ipilitin. May paraan tayo dyan para madaling matanggal. Sunod natin gawin mga kabutingting dahil ayaw matanggal yung pulsator sa likod, dito tayo. At ang gawin natin nito ay shortcut lang tayo. Yan mga kabutingting, bali inabot na ng ulan at sumilong muna ako dahil inabutan ng pag-iyak ng langit. Lagi na lang umiiyak yung langit dito sa amin mga kabutingting dahil
Hindi ko alam kung bakit lagi na lang umiiyak, may low pressure ba o ano? Siguro dito ako na lang to dalhin mga kabuting-ting. Ayun. Dito sa tinayuan ko at para hindi sayang yung oras. Dahil talagang inabot na ng ulan. So, transfer ko muna yun dito sa kinatatayuan ko at dito ko na yun birahin. Sirain ko lang tong banda rito, yung pulya niya, para baka abot yung Phillips screw ko. So yan mga kabuting-ting, bali kung nakikita nyo, sinira ko yung pulya para hindi ako mahirapan sa pagpalusot dito sa aking Phillips screw na mahaba, kasi kaya hindi ko siya tinanggal yung mga tornilyo mga kabuting-ting, dahil kung nakikita nyo or napapansin nyo, kinalawang na siya. Yan, kung nakikita nyo, kinalawang na, hindi na kayang iikot sa Phillips screw. So ngayon, gumawa ako ng paraan, dito ko lang to ilulusot, at dahil mayroon naman akong mahabang Phillips screw, yan, bali pasok ko lang dito at yan. Yan, naabot siya mga kabuting-ting. At yan yung purpose kung bakit ko sinira yung pulya na yan. So, ikutin lang natin. Kasi, pag mga ganito mga kabuting-ting, para-paraan lang para ano siya. Para mapadali ang trabaho. Kasi kung ano, lalo na nito, yung mga tornilyo sa gilid ay kinalawang na lahat. Kailangan talaga gumawa ng paraan, at ito yung paraan ko para mapasok sa Phillips screw at hindi siya magiging sagabal pagka ano ko yung Phillips screw. So ngayon, nakatanggal na tayo ng isa at hindi ko na siguro videohan para hindi na masyadong humaba yung video natin, kasi nakipot dito sa lugar ko at umulan kasi sa labas. Yan. Hi, ma'am. So, continue ko na lang mga kabuting-ting pag natanggal ko na ito. Bali, sinira ko lang sa inyo kung ano yung paraan pagka, lalo na pagka yung mga tornilyo sa gilid ay kinalawang. So, yan mga kabuting-ting. Bali, natanggal ko na yung anim na tornilyo. Anim na tornilyo ito mga kabuting-ting, dahil flower kasi yung ano nito, pinaka-tornilyohan niya. So ngayon mga kabuting-ting, dahil natanggal na natin yung tornilyo, dito naman tayo sa loob. Dahil kung napansin nyo kanina, yung pinaka-tornilyo doon sa pulsator ay hindi matanggal. Yung pinaka-pulsator mismo. So yan mga kabuting-ting, ang sunod naman natin gawin, dahil natanggal na natin yung mga tornilyo doon sa gear case, anim na tornilyo, dahil hindi matatanggal yung, hindi natin maiangat yung pulsator dahil siguro kinalawang. So nung gagawin natin natin dyan, dahil wala ng tornilyo yung nasa ilalim, yung pinaka gear case nga, gumamit lang ako ng concrete nail at para ipasok dito, saka ko pupukpukin papunta sa baba. Ayun, lumubog na yung tornilyo niya, so ibig sabihin natanggal na yung gear case. So yun lang yung napakadaling diskarte pag ganito pahirapan. So ngayon, dahil natanggal na natin yung pulsator, sigurado nandito na yung ano niya, pinaka gear case sa ilalim. So ito yung papalitan natin ng buo mga kabuting-ting. So ito yung ipapalit natin, replacement. Bali, binili ko na ito sa Sugod kahapon. Yan, ito yun mga kabuting-ting. So, dahil hindi natin tinanggal yung mga tornilyo at mahirapan tayo sa pagkabit nito, ang gagawin naman natin dyan, tatanggalin natin tong nut na to at para matanggal yung pulya at para hindi tayo mahirapan sa pagkabit nyan. So tatanggalin lang natin yung nut gamit nitong vice grip. Ang sukat nito mga kabuting-ting, 13 ang sukat nito. Pero hindi ako gumagamit ng 13 dahil meron naman akong vice grip na pantanggal, kaya hindi na ako gumamit. Tsaka mabigat masyado pag magdala pa ako nun. Total itong vice grip, adjustable naman to. Basta maipit lang, pwede na.
So ngayon natanggal na natin yung nut mga kabuting-ting. So napakadali na lang natin tanggalin yung pinakapulya niya. So hindi na tayo mahirapan sa pagkabit nito. Ayan. Sa kabit ng tornilyo. So ngayon ay kakabit na natin. Ngayon mga kabuting-ting, kakabit na natin yung mga tornilyo, yung anim na tornilyo. Yan, ito yung anim na tornilyo. So kabit lang natin. At ganun din ang diskarte nito mga kabuting-ting, dahil nga hindi natin tinanggal yung, hindi natin binaklas yung tornilyo, yung mga tornilyo nito sa gilid sa pinaka-body niya. So dito rin tayo sa palusot lang din natin yung Phillips ko dito sa yan dito. May mga butas kasi yan mga kabuting-ting yun. Dahil tinanggal natin yung pulya, hindi na tayo mahirapan dyan sa pag-tornilyo nyan. So, pakita ko lang sa inyo. So yan, pwede na natin ikutin. Kailangan lang nito mga kabuting-ting ay mayroon tayong mahabang Phillips screw para maabot natin. Yan ang diskarte pagka... Kailangan talaga mahaba yung pinaka Phillips screw mo para na ikabit mo yung mga tornilyo na walang kahirap-hirap. Lalo na pag mga ganito na kinalawang na yung mga tornilyo niya sa gilid. So yan, ilagay ko na yung mga tornilyo niya lahat mga kabuting-ting. Kung nakikita nyo, hindi pa siya na higpitan. So ngayon, dukutin lang natin dito sa gilid. So yan mga kabuting-ting, bali nahigpitan na natin ang mga tornilyo at nalagay na natin yung anim na tornilyo. So ngayon, balik na natin itong pulyo nya, kabit na natin sa kabitan. So ngayon, lagay na natin itong yung pinaka-lock washer nya tsaka yung nut. Dahil nailagay na natin yung pulya sa kabitan, so lagyan na natin ng nut. Kung mayroon tayong kasukat ng nut, 13 yun, pero ang gamit ko by script lang. Kung alin ang mayroon kayo mga kabuting-ting ay makakaya nyong ikabit yan. So ikutin ko lang yung pulya nya para humigpit. So yan, bali nalagay na natin yung nut mga kabuting-ting na ikabit na natin. So ngayon, tignan lang natin yung pulya nito dahil replacement nito mga kabuting-ting. Pero minsan hindi siya magkatapat dito yung pulya nitong gear case at pulya nitong motor. Tignan nyo kung magkatapat ba, hindi ba siya lihis. So yan, sa tingin ko tapat naman. So ngayon, kabit lang natin yung belt. So ngayon, kabit lang natin yung panbelt mga kabuting-ting. So ayan, tapos na mga kabuting-ting pagkabit ng belt. Ganun lang kasimple. So ngayon okay na yan, ilagkabit na natin yung pulsator nya. Ayan, para matapos tayo kagad dito. Hoy. So ngayon, kabit na natin tong pulsator. Tornilyo lang natin yung tornilyo sa gitna at para mahigpitan. So yan mga kabuting-ting, mahigpit na siya. So ngayon try natin at palagyan natin ng tubig sa may-ari para makita natin kung maingay pa ba siya or okay na ba siya. So yan mga kabuting-ting, bali nandyan na yung tubig dahil nalagyan na ni Dudong Guwapo. Yan. So ngayon try na natin dahil nakasaksak na rin yan mga kabuting-ting. So ikutin na natin yung timer kung okay na ba siya. Tignan natin kung mabilis ba o mabagal. At kayo na ang humusga. Motor.
Tanungin natin si Madam kung okay na ba yung washing niya. Okay na ba, Madam? May hangover pa to si Madam dahil kasal niya kahapon, mga kaputingting. Kasal mo ba kahapon, Madam? Ha? Bayaw. Ay, bayaw. Akala ko ikaw yung kinasal. Kani, may problema niya? Yan na, kayo na ang humusga, mga kaputingting, kung okay na ba o hindi. Sabi ni Madam, okay na daw eh. Madam, ano nga pangalan nila, Madam? Waray-waray. Waray-waray. Utan Malunggay. So yan, mga kaputingting, okay na. Sabi ni Madam, waray-waray. Utan Malunggay. Dahin ginamos. Kulit kasi nitong katabi ko, mga kaputingting, joker din eh. Ang pangalan nila, sir? Arbax. Arbax. Yan, shout out sa'yo, boss. Kato, dudoy, dudoy. O, yan. Shout out natin lahat. Pangalan nila, sir? Ha? Pangalan nila? Sir Rich. Iba klase yung mga pangalan dito, mga kaputingting. Ikaw, boss? Richard Gomez. Yan, Richard daw, mga kaputingting. Ikaw, dudong. Mulit. Ha? Mulit. Ah, ayan niya mga kabutingting, si ano yan, si, ang pangalan yan, si Akaho, Rio Akaho, yung umayaw sa boxing. So yan mga kabutingting, siguro okay na yan at kung mayroon tayong natutunan sa videong ito, pwede bang palike, pashare na rin kung maaari at higit sa lahat, huwag natin kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin yung bell notification dyan, nasa gilid lang yan. I-all mo para lahat ay updated tayo para at magiging updated tayo sa mga susunod pang video. At bago natin ito tapusin, mga kabutingting, mayroon lang tayong shoutout. Shoutout, Johnny. Johnny, the boat maker of Bugasong, Libagon, Southern Leyte. Yan, boss. Shoutout sa'yo. Renato Aban from Pasig City. Shoutout ko rin yung bago kong subscriber. Hulaku Rua from Hulu Sulu. John Work Official. Shout out na rin. At shout out na rin sa inyong lahat. Hindi ko na kayo may isa-isa dahil napakarami nyo. So maraming salamat. At bago natin tapusin natin ang pagbablog natin, laging nag-iiwan sa inyo. Nang ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat.